Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila. Ayan, nagbabalik na naman ang Rainbow Society, the first LGBTQIA digital radio show on social media in the country. Ang nag-iisang makulay na chikahan with a heart dito lang. The heart. Sa V81 Radio World. Ang ating coach ay isang rehabilitation coach, sports therapist, strength and conditioning, Muay Thai training trainer, and then a boxing trainer, a circuit trainer, functional trainer, trainer and a kettlebell trainer, and then a bodybuilding and a blade therapist. O, diba? Please all welcome, diba? Si Coach Alexis. Alexis Tolentino. Yay! Pasok na po. Hi, Coach! Hello. Thank you for inviting me at saka hi po sa Rainbow Society. So, welcome to Rainbow Society, Coach. At natutuwa kami na you accepted our invitation. Yeah. Thank you po. Thank you po. Correct. Okay. Coach, with your looks right now, no, grabe ang napaka six. Oo, napaka-fit. Opo, kasi kailangan pa rin natin maging fit kahit di tayo nakakapag-workout. We make sure na nakakapag-home workout tayo. We also make sure na kumakain pa rin tayo ng sapat at tama para ma-maintain natin yung good health at healthy body. Wow. Okay, pero may proseso yan, di ba, Coach? May proseso yung mga ganyan. So, in your case, ano yung nag-inspire sa'yo na mahanap mo yung passion mo for fitness? Well, nag-start kasi akong mag-work sa isang small gym. Eventually, kumuha ako ng mga training para madagdagan ako ng knowledge at para makapag-apply ako dun sa mga big gyms para maging qualified ako. So, nagdire-diretso lang ako. Sinunod-sunod ko lang yung pagkakasunod-sunod ng mga training ko. And then, eventually, nag-apply ako sa mga iba-ibang gym. And right now, I'm currently a head coach. So, okay naman ako ngayon. Kita natin yung mga slides, yung mga pictures ni Coach. No? Sige nga, merong slide. Pakita mo nga ang slides. Dali na para ma-inspire tayo. Oo. Nako, ayan. Hello, oh my God. Oh my God. Talaga. Alak. Coach, kumasali ka ba sa mga bodybuilding competition? Mm-hmm. Kumasali ka ba, Coach? Yes, kumasali po ako before ng mga amateur bodybuilding. But right now, nagtuturo lang ako sa Wala bang po. Parang lumaki, no? Lumaki ka from ganito, no? Tapos lumaki ka ng malaki. Yes, na. Yes. Continuous lang kasi talaga yung workout. Meron wala bang cobra dyan na lalat, ha? Ang kanyang nakatatlo. Naka-posit traps po dyan. Si Jonah talaga. Ayun. Tingin nga, meron pa bang... Ayan. So, ayan. Ang number at ang kanyang ano, diba? Ang galing naman. Yes, yung aking pinaka mahirap na pinagdaanan doon sa akin naging problema, doon sa aking partner. Kasi, namin eh, sobrang tagal namin ng girlfriend ko. Kaya, masyadong masakit. But, we really have to move on. And then, nagamit ko yung fitness and health para buuin uli yung aking sarili at mag-move forward. Wow. Oo, so, man, course, parang masasabi ko with that, no, sa experience mo, masasabi ko na, you found the beauty of finding yourself again and started your journey towards healing, health, and fitness. Yes. So, para naman sa ating mga... yes, go ahead. And then, ang maganda kasi doon, once you've realized na yung problema dumating sa buhay mo is just challenge lang yan. So, once na nalagpasan mo na yung pinakamabigat na naging problema mo, yung mga sunod na magiging problem, madali na lang yan. Especially kung meron ka ng foundation, meron ka ng core na alam mo na yung gagawin ulit kapag i-fever naman, napa ka or magkaroon ka ng problema. Yes, di ba? Uh-huh. Actually, Coach, ngayon, lockdown tayo at alam mo naman, quarantine tayo ngayon. So, ngayong quarantine, meron ka bang ma-share sa ating mga listeners and viewers na gusto maging healthy
lalo na ng mga ngayon ay nasa ano tayo, nasa lockdown, nasa kanya-kanya mga bahay, na ngayon puro Zoom meeting. Nakaupo ka na lang Zoom, di ba? O, meron ka ba ngayong masasabi na? Mga fit and healthy tips while tips, staying at home. Advice ko lang, kung sila ay, kung kaya lang mag-workout, kaya nilang gumawa ng kahit mga simple workout lang, mga jumping jack, na mga isa bahay, makakatulong yun para kahit paano makapagpapawi sila, makapag-burn sila ng konting calories na to avoid gaining weight. And kung sakali naman wala silang space sa bahay para mag-workout, maybe okay naman dun sa area nila, baka pwede silang mag-jogging or biking. At kung sakali talagang walang option sa workout, then doon na lang tayo mag-focus sa food intake natin. So kung gusto nyong wag ng weight, make sure lang na yung mga kakainin nyo ay wala masyadong sugar, salt, at yung mga mantika na gagamitin natin, make sure na healthy oils para kahit paano makatulong ito na hindi mag-gain at makatulong na mag-lose ng weight. It's interesting yung sinasabi na ano ba yung mga healthy oils na sinasabi mo? Correct. Ang mga healthy oils na, kasi karaniwang ginagamit natin for cooking, ay yung mga ordinary oil. Pag gumamit kayo ng canola oil, okay naman siya kasi siya ay saturated fat. Makakatulong yung 20 grams a day na canola oil, saturated fat, para i-burn yung belly fat mo. Kung sakali yung oil mo ay vegetable oil, then mas maganda na mag ano na lang, balit ka sa canola oil kasi kahit papaano meron siyang good benefit. Basta wag mo lang susobrahan yung consumption. Pero yung pinaka-healthy na oils are olive oils and coconut oils. Yan ay mga makakatulong na i-burn yung fats. Oo nga. Nako, ito coach, no? Kanina binabasa ko itong kanyang mga trainings, yung mga ganyan. Ano ba talaga yung ano, yung circuit training at yung strength and conditioning? Kasi yung circuit training, isa siyang part ng workout program. Ang ginagawa ng circuit training is composed siya ng, let's just say, 8 kinds of workout na gagawin mo siya ng dire-diretso, ng walang rest. Tapusin yung, let's just say, 8 kinds of exercise or workout, saka ka magre-rest ng 1 minute, 2 minutes, so dire-diretso siya. Yun namang strength and conditioning para to sa mga athlete. May mga athlete kasi tayo na kailangan mag-build yung strength nila dun sa specific sports na, na ginagawa nila. Kung ikaw ay basketball player, kung ikaw ay player or tennis player, at the same time, i-condition natin yung katawan nila based din dun sa kanilang sport-specific na ginagawa. Coach, meron dito nagtatanong, para daw sa mga malalaki ang tiyan, ano ang imumungkahi mong or routine para sa mga malalaki ang tiyan? Sa mga malalaking tiyan, ang pinaka dapat nating tutukan dyan ay yung diet, yung food intake. Kasi yan ang pinakamalaking factor. Minsan kasi kapag hindi ka pa nag-ayos ng diet mo, and then start ka na mag-workout at malaki yung tiyan mo, kapag nag-workout ka nang walang diet or wala kang sinusunod na diet para mag-lose ka ng weight, lalo kang lalaki. Kasi once na nag-workout ka, yung muscle natin lumalaki yan, which is ang nasa ibabaw ng muscle ay yung fat. So kung hindi mo ayusin yung diet mo, maaaring lalo kang lumobo. Kaya mas mabuti na ayusin mo yung diet mo, iwas sa soft drinks, eat healthy food, and then kapag naayos mo na yung diet mo, then proceed sa workout. Or you can even do both kung kaya naman. Nice. Ayun. Actually, sorry ha, coach, kasi ako medyo gusto ko talaga mag-fitness. Pero ano kaya yung, kasi syempre, yung mga bata, di ba? Mga bata-bata sila na pwede mag-gym, ang ganyan. Meron bang restriction? Like, pag ikaw ay 59 na or 49 or whatever, mga T9 na siya, mga 30. Sabihin na natin mga middle age kapag nag-middle age na coach. Pag nag-middle age, paano ba yan? Meron bang difference in training? Kasi ang metabolism, humihina na eh. Hindi na ganun kalakas. Ayun, ako. Ang dami ng tip na binigay ni coach. Ako, yung sa mga nanonood sa atin, ha? Sa kalmano, puntahan nyo na lang si coach. Ayan. Puntahan nyo si coach sa kanyang training. Nako, coach, ngayon nga, di ba, meron ka bang, siyempre, hindi pa lahat tayo pwedeng lumabas, di ba? Ngayon ba, meron kang
meron kang parang, can we learn something sa online? Can we follow something sa online? Yes, actually, I'm also a vlogger. I have a channel. I always post tips, how to lose weight, how to gain muscle, proper food, ano yung mga diet. So they can check my YouTube channel, Coach Alexis Tolentino. Every day ako naglalabas doon ng mga tips. And I even naglalabas din ako ng mga workout. So they can follow that. Para kahit papano, pwede silang mag-workout sa bahay. Kasi marami rin ako mga home workout na sinishare. Yeah, oh, yeah. Naku, yun. Minsan so, saka mag-workshop ka na rin, di ba? Workshop ka na rin. Tinauso ngayon mga workshop, di ba? Hanapin natin yung channel ni Coach sa YouTube. Ayan, welcome, welcome, welcome back ulit. Nakakaloka itong portion na to, di ba? At nakakakilig. I'm sure, kikiligin ka rin, Jonah. Ito na naman tayo sa ating Papi Love portion. Kilalanin natin ang isang personalidad na talaga namang papapapapalicious ang dating, di ba, Jonah? Anong masasabi mo na ko, Jonalicious? Di pag Papi Love portion, talagang kinikilig ako, nabubuyan ako ng dugo ang aking katawang lupa. Kaya huwag mo nang patagalin pa, ipakilala mo na siya. Patingin nga lang ang ayan, tingnan nga natin, Dali. Yes, di ba? Ayan! Oh. Nabahan naman ako diba? Doon. Di ba? At isa pa, next. Ako. Oh, di ba? Super papalicious talaga. At vegan, oh, di ba? Papalicious. Oh, our guest is the Papi Love. He's an entrepreneur, a songwriter, a singer, di ba? Talented. Ano sa'yo mo, Jonah? And a print model and a vlogger. He's a vlogger. Ang binavlog niya yung mga reels. Let's all welcome Chris Suarez. Hi, Nathan. Hi, Jonalicious. Hi, to all the viewers worldwide. Hello. Naku, welcome to Rainbow Society. It's nice to be welcome here. Salamat, Nathan, for inviting me over. Yeah, thank you. Thank you for, thank you for pinaalakan mo kami sa aming show. Welcome to V81 Radio Worldwide. Ayan. Mm-hmm. Naku, Jonah, hindi ka na makakiwala. So, ano ang kabisihan mo ngayon na naka-lockdown lahat tayo? I know. Ano ka, di ba? You belong to a family of real estate, di ba? Right, real estate. Yeah, oo. Anong ngayon ang kinakabisigyan mo? Currently, we're actually busy converting our business to, you know, to an online platform. So, yung mga bagay na ginagawa namin before pre-pandemic, yung mga virtual trippings, ngayon ginagawa namin. And, you know, aside from work, I also enjoy reading. And the books that I bought last year, ngayon ko lang binabasa. So, may time ka na. May time na ako ngayon, right? May time na siya, oo. Pero naku, di ba, lahat tayo ngayon talagang digital, no? Lahat, no? Balilag, business and everything. It's the new normal, ang sabi nga nila. So, yun, right. Ano ba ang yung, tell us about your vlogging, yung mga binavlog mong mga social media. In social media? Actually, I just started a few weeks ago. So, I have very few subscribers pa lang. And I do real estate vlogging. So, like how to make money in real estate. I'll give tips about pag-ibig versus bank loan. So, those stuff. And, you know, vlogging is, you know, it looks easy, but it's really not easy. Kasi, you know, actually, you do the editing, shooting, yes. Captioning, tapos kailangan mo pa i-share sa iba't ibang platform. So, you know, if you wanna do it because you like it, not because you wanna get monetized. Kasi you'll end up disappointed. Tama. It's a passion also, no? Passion talaga siya. Ayun. So, actually, for you, yung mga vloggers mo, marami rin natutunan. I watch your vlog na, estate, di ba? Ang gagaling. And then, personal. Buo na siya. Kasi entrepreneur siya. Tapos siya pang artist siya. Teka muna, paano mo ba na-strike yung balance niya na entrepreneur and ano ka? And artist ka at the same time. Meron ka bang time sa sarili mo? You know, it's hard to strike an equal, sobrang equal balance. Kasi sometimes you have the balance, sometimes you lose it, sometimes you have it again. So, if you focus on one thing, it balances the others. So sa akin parang there's an instance na
like 7 years ago, I stopped doing music. I quit my band, actually. I stopped doing gigs kasi I had to do admin stuff, and I had to manage our operations outside Metro Manila. So ang hirap niya. It's off balance ako that time, and sa akin kasi yung songwriting and doing other things, it's not a career for me. I don't expect it to pay for my bills. Para sa akin, it's just an outlet for my soul, kasi business is so ego driven eh. So I need something to balance it. What else do you want in life? Ano pa bang gusto mong goals na ma-achieve, or mga achievements mo na gusto mong gawin? Thank you for assuming that I live a charmed life. Assuming ba yun? Sorry ah. Assuming ba? I have struggles also naman. Meron rin naman struggles. But okay. Struggles ba? Hindi mo kasi minention. But you know, I'm just so grateful. Sobrang grateful ko because of my parents, and I have the privilege to pursue different passions, and sobrang thankful ako doon. And you know, if you would ask me that question siguro a few years ago, I would have a different answer. Siguro sasabihin ko I would like to own a building, or probably I want to write a hit song. Pero ngayon parang simple na lang yung gusto ko ma-achieve. Parang yung kanina we were talking with JV about Zen meditation. I just want to be more to live in the present, to be more mindful, to be kinder, to be more compassionate. You know, I think that's essentially that's the best version you can ever be if you achieve that. Wow. In our life, we are given the freedom to pursue what we love. In pursuing our passion, you bring out the best version of yourself, which should come from your own vision and not from somebody else's. When that happens, your life exudes beauty and inspiration for others to be themselves. So, continue to explore and make use of the talents that God has given you. Tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.